Ang mga sinaunang santo ay nagdadala ng malalim na kahulugan at pananampalataya sa mga Pilipino. Kung kaya't kilalanin natin ang mga nagmamay-ari ng antigong imahen. Panoorin po natin ito. Malita po pala dyan si Santa Veronica. Nakilala namin si Tessa, isang propesora ng komunikasyon sa University of the Philippines sa Quezon City, nagmamay-ari ng isa sa masasabing Antigona na imahin ng santo sa San Mateo Rizal, at ito ang imahin ng Santa Veronica. Si Santa Veronica ay isa sa mga tagasunod ni Jesucristo. Nakilala siya sa kanyang tapang sa kanyang pagsalungat sa mga kawal na humahagupit kay Jesus. Gamit ang kanyang bandana, pinunasan ito ang duguan at pawisang mukha ni Jesus. Sa hindi inaasahang pangyayari, pumakat ang mukha ni Jesus sa bandana. Para kay Tessa, isang biyayang maituturing ang pagkakaroon ng imahe na nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Salin-salin po from mga ninuno, dahil yung pong mga lolo at lola ko, meron silang alaga talaga ng mga santo. Doon sila nakatira sa Pangil, Laguna. Yung lolo ko ay taga San Mateo, pero nakapag-asawa siya ng taga Pangil, Laguna. Tapos doon sa Pangil, meron silang dalawang inaalaga ang santo. Marami nang pinagdaanan ng poon ng Santa Veronica. Mula nang ginawa ito, mahigit 2 siglo na ang lumipas. Ilang salin lahi na rin ang nag-alaga dito mula sa kanilang mga ninuno, hanggang kay Tessa na naging panatan na iprosesyon ang antigong santo tuwing Semana Santa. Since birth, basta Holy Week nandun kami sa San Mateo, tapos nagpuprosesyon, tapos ginagaya ka namin yung santo, sinasama siya sa prosesyon, lakad kami ng lakad, ganun. Ganun lang po yung buhay ko regarding Santa Veronica. So, she's very much a part of my life. And I treasure the opportunity to serve God through her. Para naman sa millennial businessman na si Ariel at 5th generation na nagmamay-ari ng antigong imahe ng panalangin ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane. Napakahalaga na magkaroon ng opportunity na mag-alaga ng isang imahe, lalo na pasa-pasa siya eh. Minana ko pa siya sa aking mga magulang tsaka aking mga lolo't lola. So, priceless yung opportunity na makapag-alaga ng ganitong imahe. Ang imahe ng panalangin o panalangin ni Jesus sa halaman ng Gethsemane ay isa sa mga tagpo o eksena bago ang kanyang pagpapasakit sa krus. Sa huling sandali ng kanyang buhay, tulad ng kanyang laging ginagawa, nananalangin siya sa hardin ng Gethsemane. Tulad ni Santa Veronica, 1800 din nang napunta si panalangin sa mga ninuno ni Ariel. Ang ulo at kamay nito ay yari sa ivory na nanggaling pa sa Rome, Italy, bago napunta sa probinsya ng Rizal dito sa Pilipinas. Dahil halos araw-araw ay kasama sa buhay ang imahin, mas tumibay ang kanilang pananampalataya at paniniwala na tutulungan sila nito sa kahit anong pagsubok at kapahamakan. 3 years old ako noong 1990s, nung nagkaroon ng malakas na lindol dito sa San Mateo Rizal. So naalala ko pa noon na kalong-kalong ako ng lola ko, and then nakahawak siya dun sa santo namin at nagdadasal siya para gabayan kami at maligtas dun sa malakas na lindol. Bawat isa ay may kanya-kanyang debosyon at pananampalataya tuwing Semana Santa. Ang debosyon na ito ay naipapasa natin sa iba't ibang henerasyon, tulad na lang ng debosyon ni Ariel at Tessa, na sa tuwing sasapit ang mahal na araw, inaayusan, inaalayan ng bulaklak at pinuprosesyon ang kanilang mga imahen upang malaman ng lahat ang naging papel ng bawat imahen sa buhay ni Jesus.